Pagamat sa kauna-unahang pagkakataon ay pinagdiwang sa Cebu ang anibersaryo ng makasaysayang EDSA People Power Revolution, mayroon din namang simpleng pagdiriwang na ginanap dito sa Metro Manila. Kaninang umaga, pinangunahan ni Vice President Jeju Marbinay ang paggunita sa 28th anibersaryo ng EDSA Revolution sa People Power Monument sa Quezon City. Ayon sa pangalawang pangulo, nararapat lamang na manatili ang diwa ng EDSA sa puso ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating demokrasya. Pero sana huwag naman mangyari yung inatatagot na marami. Yung mga kalimutan na natin at hindi na natin pinagkukulan ng tamang Samantala, present din sa paggunita ng anibersaryo sa EDSA Shrine ang ilang mga personalidad na kabilang sa unang EDSA People Power Revolution. So, the fact that the president is in Cebu and celebrating EDSA there, I think is good because it brings focus to that part of the country that was so devastated by Haiyan and that the Philippines is one country, you know. So, EDSA is for in the heart of every Filipino. Baka hindi nalalaman ng karamihan, ano? On that day, kami ni Cory nasa Cebu. Because actually, before that, inabiso na kami nila General Almonte, ni Ringo, ni General Batak na may mangyayari no, itong araw na ito. Pero sabi ni sa ngayon, sabi ni Cory, hindi tayo hindi pwedeng pumunta sa Cebu. Dahil sinusunod natin yung boycott rally na pisa natin sa Luneta. Maging ang ilan nating mga kababayan ay nakiisa rin sa paggunita sa nasabing anibersaryo. Ang spirit ng EDSA ay mananatili lamang kung ang mga nakibaka noon ay pagpapatuloy nila. Mahalaga ma'am, ano sila yung naghirap din sila. Kaya lang ma'am, maganda rin dahil parang nagkaroon ng isang aral tsaka dagdag karanasan experience ma'am. Saan man ipagdiwang ang EDSA Revolution, ang mahalaga ay naaalala pa rin natin ang tunay na diwa ng isang mapayapang revolusyon na nagbalik ng demokrasya sa ating bansa. Ako ang inyong kaibigan, Marj, Wamar, para sa Newslight.